Hindi maikakaila na edukasyon ang susi sa pag-ahon sa kahirapan at instrumento sa paglago ng ating ekonomiya. Pero nagsisimula po ito sa mataas na kalidad ng ating edukasyon. Kaya naman, isa sa top agenda ng pamahalaan ang reforma sa education system para maging globally competitive ang mga estudyante. Alamin kung sino ang makakasama natin tonight by watching this. Ipinanganak at laking Lipa City, Batangas, si Brother Armin Luistro ay nagtapos sa De La Salle University, Manila ng kanyang Bachelor of Arts degree in Philosophy at Master's degree in Religious Education and Values Education. Ang kanyang Doctor of Educational Management degree naman ay sa University of St. La Salle, Bacolod City. Siya ay tumanggap din ng Honorary Doctorate in Humane Letters mula sa La Salle University sa Philadelphia, USA. Bago pa naging kalihim ng edukasyon ni Pangulong Aquino, si Brother Armin ay nagsilbi at humawak ng iba't ibang posisyon mula sa mga institusyong tulad ng Catholic Education Association of the Philippines, Asian Institute of Management, ASEAN University Network, Assumption College, International Association of University Presidents, Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, at ang Sidhai Foundation para sa mga batang lansangan. Kamakailan lang, siya ay ginawaran ng parangal bilang isang outstanding Manilan for advocacy on social consciousness ng lungsod ng Maynila. Si Secretary Armin Luistro. And let us all give a warm welcome to our Education Secretary, Brother Armin Luistro. Bro, magandang gabi po. Magandang gabi Gio, magandang gabi Carla. Good evening, Secretary. Kakasimula pa lang po ng pasukan, kamusta naman po yung opening of classes? Nasolusyonan na ba natin yung mga problema tulad ng textbook and classroom shortage? Yung mapipiho ko sa'yo, yung textbooks at saka armchairs, lahat yan, natugunan na natin yan noong December last year pa yan. At kung meron kayong report na mga bata na walang upuan at saka walang textbooks, kailangan lang yung mag-text sa DepEd o kaya mag-email action@deped.gov.ph at tutugunan namin yan. Nasa budget yung lahat ng yan. Yung ating tinutugunan ngayon sa taong ito ay yung classrooms. Nakapag-hire na tayo ng 61,500 teachers, kaya dapat medyo tapos na yan. At ginagawa na natin yung 90,000 na mga toilets. No? So, in general, yung ating pagbubukas ng klase ngayong taong ito ay hindi na masyadong kasing gulo nung mga nakalipas na taon. At makikita natin, siguro kasama ng pagbukas ng klase ay ang unang pagsalang sa K-12 program. Kamusta naman yung pagtanggap ng kabataan at ng mga magulang dito, Sek? Maganda naman dahil ang ginawa natin, dahan-dahan naman natin itong sinolusyonan. No? Pangatlong taon na actually natin ito, nitong pagsusulo ng K-12. Nung nakalipas na dalawang taon, inumpisahan natin yung kinder. At nung nakalipas na school year, ang ating tinutukan ay grade 1 at saka grade 7 na curriculum. Kaya sa pagbubukas ng taong ito, ang ating bagong curriculum at ang mga bagong materials, learner modules, para sa mga bata ay para sa grade 2 at saka sa grade 8. At yung mga susunod na taon, ito na may tututukan natin yung mga pagpapanibago nga ng lahat ng mga ginagamit ng ating mga guro at saka ng ating mga estudyante. Okay. Thank you, Brother Armin. Do join us in our discussion by posting your feedback, comments, and questions in our Facebook page and Twitter account. We're just getting started, kaya abangan ang iba pang mga kasagutan ni Secretary Luistro sa pagbabalik ng Gov at Work. Still watching Gov at Work with our guest, DepEd Secretary Armin Luistro. Brother Armin, balikan natin yung K-12. Naging usapin din dito yung aspeto ng senior high school. Kamusta yung pagpapilot? At balita ko may marami daw good achievements on this aspect. Mga 30 po yung ating pilot schools ngayon. At ito yung magkahalo. Pinaghalo natin yung mga public LUCs at saka yung mga SUCs. No, mayroon din privado ng mga eskwelahan na nagpapilot. Maganda dahil pag nakita mo yung kanilang curriculum, medyo innovative siya. At ang pinakamalaki naming enrollment ay sa University of Makati. Biro mo naka mga 5,000 tayong enrollees dyan. At yung nung magsulong itong University of Makati this year, walang pumasok sa kolehiyo.
Kaya magandang nga siyang case study para doon sa ating ibang mga pamantasan na gustong lumipat at tingnan kung paano ipinapatupad yung ating senior high school program. Okay. Pero Secretary, isa pang feature ng K-12 na merong magandang feedback so far ay ang paggamit ng mother tongue. Can you tell us a bit more about this? Ito yung pinakamahirap na trabaho namin. Dahil alam mo, Pilipinas, meron tayong 177 native languages. No? Inumpisa namin yan noong unang taon ng implementasyon ng 12 major Philippine languages. Sa taong ito, dinagdagan natin ng mga 7 pa. Kaya aabot tayo ng 19. At dahan-dahan nating tututukan yung iba't ibang mga lengguwahe ng ating kabataan. Ang ayaw natin, yung bata papasok sa eskwelahan at magkakaroon ng trauma dahil yung unang bungad ng isang strictong teacher sa kinder ay gagamit siya ng Ingles o Filipino na hindi naman ginagamit ng bata sa bahay. Kaya ang ginagawa natin para tayong soft landing. At ang ating mga kwento, ang ating mga pagpapaliwanag, lalo na sa mga konsepto ng matematika at saka agham, ay sa sariling wika na naiintindihan ng bata. At pag makikita mo, ang laki ng diferensya nung nakalipas na taon, nung nanonood ako sa mga klase ng kinder at grade 1, yung mga bata tahimik, ang alam lang nila, opo o yes ma'am. Ngayon, pag makikita mo, yung mga bata tumatas ang kamay, nagtatanong, dahil bibo yung klase ngayon. Dahil ginagamit nila yung wika na kanilang ginagamit sa bahay. Ito naman, Sec, last episode namin, na-interview namin si Secretary Baltos ng Labor. At sabi nga niya, malaking continuum ang pagkuha ng trabaho dahil nagsisimula sa edukasyon, sa K-12 program nga na sinasabi nila. Pero paano daw na-address yung isang antas na problema, yung problema ng low employment dahil daw sa mismatch ng trabaho ng pinag-aralan? How does this program address it? Malaking problema natin dito sa bagay ito. Unang-una, yung mga nasa akademya, kailangan ay nakikipag-ugnayan sa industriya pag nagsusulat kami ng aming curriculum. At ito yung unang-una namin ginawa. Yung mga nasa call centers, mga engineering companies, accountancy firms, kinonsulta namin sila at kasama namin sila sa pagsusulat ng ating bagong curriculum para sa K-12. No? Pangalawa, simula sa grade 7, ito yung unang taon ng high school, no? Yung mga bata, pinapapili na natin doon sa mga iba't ibang mga skills na kinakailangan ng industriya. No? At pangatlo, pagpasok nila ng senior high school, nakapaloob doon sa ating curriculum dyan, yung on-the-job training at saka yung kanilang immersion doon sa mundo ng industriya. Kaya walang gagraduate ng senior high school na hindi talaga nakikita kung ano ang nangyayari at ano ang pangangailangan ng industriya mismo. No? Alam mo, dun sa Makati, yung ating mga graduates dyan ng grade 12 ay mga 80 to 90% direct hired by industry. Dahil alam nila, nakabisado ng mga bata yung kanilang dapat gawin pagpunta nila mula sa eskwelahan doon sa mundo ng industriya. No? Okay. Sana nga wala ng mga bata na makakagraduate na hindi makakaroon ng trabaho. Of course. Highly equipped ka na pagkatapos mo pa lang ng high school. Yes, ano? I think it's very nice na talagang high school pa lang, nakaka-specialize ka na sa totoong interests mo. Para college, parang prepared ka na talaga. Tama. Pero brother, by international standards naman, paano niyo i-assess ang Philippine education system? How competitive are we? Alam mo, bago nilagdaan ni Pangulo yung ating Enhanced Basic Education Act of 2013, tayo kasama ng 2 pang mga bansa ng Africa na hindi nagkakaroon nitong standards na yes. 12 years of basic education before university. Nakahinga ang marami sa atin noong magkaroon tayo ng batas na talaga nagsusulong na ang ating basic education ay dapat ay, according to world standards, 12 years. No? Pero ito'y isang bahagi lamang noong pagpapanibago at reforma ng edukasyon. No? Hindi naman ito pahabaan lamang ng taon. Kaya ipinapasok natin yung mother tongue-based multilingual education dahil gusto natin bawat Pilipino ay talagang nakaangkla yung kanilang kaalaman doon sa ating pagiging Pilipino. At doon sa dulo naman ito, sinusigurado natin na yung kanilang kaalaman
ay nakaangkla din dun sa pangangailangan ng industriya. Mm-hmm. At sa palagi ko, kung matatapos natin itong reformang ito, at bago bumaba si Presidente Aquino sa 2016, yung mga unang papasok sa senior high school nationwide, no, ay makikita na nila yung sana yung mga unang bunga ng pagbabago, eh palagay ko masasabi naman natin, no, na nakataas noo na ang edukasyon sa Pilipinas ay kagaya ng kahit saan sa mundo. Aba. Okay, ah. Tignan naman natin yung ating mga online questions. Sek, marami nagtatanong. Basahin natin mula pa po sa Pangasinan kay Mark Cabusaw. Sabi niya, alam niyo po ba ang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng scholarships para sa mahihirap? At isa po ako doon. Nalulungkot po kasi akong sabihin na natanggalan po ako ng pag-aaral dahil sa financial status ng aming pamilya. Nasa Bachelor of Secondary Education po ako. Ano pong magagawa ng DepEd? Ang undepend po, gusto kong sabihin, pumasok ka kayo kahit saan public school, may scholarship kayo, full scholarship. Yung sa kolehiyo, meron ang CHED na mga scholarships at ito ay lalo pang pinapalawig ni Secretary Tati Licuanan dahil merong bagong pondo na binigay ng Presidente, lalo na sa taong ito, para doon sa mga beneficiaries ng conditional cash transfer, no? So, dito makikita mo yung ugnayan ng DepEd, CHED, at saka ng DSWD para masigurado natin na yung ating mga kabataan na nakatapos ng pag-aaral dahil sa conditional cash transfer ay may pagpapatuloy ito hanggang sa kolehiyo. Kaya kung merong mga may nangangailangan, lalo na kung sila ay galing at beneficiaries ng conditional cash transfer o four-piece program, merong yung programa ang CHED para sa mga scholarships. Siguro just a follow-up, paano po yung usapin ng mga ini-enroll ng DepEd sa private schools naman? Malaki din ang ating ibinibigay dito, mga 7 billion ng programa ng gobyerno at budget ng DepEd ay inilalagak natin doon sa tinatawag na ESC or Educational Service Contracting. At ito yung mga 700,000 na mga estudyante sa basic education, sa high schools lang ito, no? Ay nag-aaral sa mga pribadong paaralan at merong subsidy ang gobyerno anywhere from 6,500 to 10,000 a year. No? At ito yung tulong ng gobyerno para siguraduhin na yung ating mga kabataan na hindi ma-absorb sa public schools, public high schools, ay maaaring mag-aaral doon sa mga pribadong high schools. So iba siya sa scholarship? Halos pareho sa scholarship. Ang pagkakaiba lang dito, minsan yung bata may kailangan pang bayaran na differential doon sa mga pribadong eskwelahan. Okay, thank you Secretary. Huwag kayong aalis dahil babalik agad ang GovAtWork. Welcome back po sa GovAtWork and you're still with Brother Armin, ang ating DepEd Secretary. Sa portion po ito, makakasama natin ang ating mga ka-Google Hangout. Sila po ang direktang magtatanong kay Secretary Luistro. Simulan po natin kay DC Sumilag, isa pong ina. DC? Magandang gabi po, Secretary. Magandang gabi. Po, may plano po ba ang DepEd para sa mga eskwelahan na lagi kong binabaha? Nako, maraming salamat at maganda rin itong paalala sa ating mga principal. Ang ginawa natin, yung ating mga bagong classroom na tinatayo, sinigurado natin based on historical natin data. Kung kailangan itaas, itinaas na natin yan. No? Tayo nakikipagtulungan din sa local government para masigurado natin na kung may drainage dito na may bara, kanilang nagagawa at nakukumpuni bago mag-umpisa ang school, no? Ang MMDA ay napakahigpit ang kanilang pagtulong sa atin dahil bago pa mag-umpisa yung klase, pati yung mga sidewalk at saka yung security kasama yung PNP ay kanila lang tinitingnan, no? At ang pag-asa naman, wag na po kayong maghihintay ng announcement mula sa DepEd. Basta signal number 2 po yan, automatic ina-announce ng PAGASA, lahat ng level, wala pong klase. Pag signal number 1, automatic, ina-announce po ng PAGASA,
yung kinder po, wala po yung klase, no? Tapos yung ating pong local government, pagka meron pong iba na lihis doon sa typhoon signal, halimbawa ngayon malakas ang ulan, eh wala naman typhoon signal, ang local government po ang mag-aanunsyo kung anong mga areas at kung anong mga eskwelahan ang walang klase, no? Ginagawa po natin ito para lalong mas mabilis ang anunsyo na galing sa gobyerno at hindi na po naghihintay ng national. Okay, so thank you, Mommy DC. Ang susunod naman na magtatanong ay si Carmina Labordo. Go ahead, Carmina. Magandang gabi po, Secretary Armin. Magandang gabi, Carmina. Ito po ang katanungan ko. Sa dami po ng estudyante sa ating bansa, sapat po ba ang bilang ng mga teachers, lalo na sa malalayong probinsya? Ano po ang ginagawa ng DepEd tungkol dito? Maraming salamat po. Salamat, Carmina. Maaway ng Diyos at salamat sa biyaya na ibinigay sa atin ng DBM at ni Presidente Aquino. Sa taong ito, bago nag-umpisa ang klase, nag-hire tayo ng 61,500 teachers. Wala sa istorya ng kagawaran ang hiring na ganitong karami. Ang ating usually hina-hire ay mga 10,000 or less sa kada taon. Ito po yung kauna-unang pagkakataon na yung ating hiring of new teachers ay umabot ng 61,000, mga 5 times our regular numbers, no? Kaya nakasisigurado po ako na lahat ng ating mga eskwelahan ay meron pong mga guro. At higit pa dyan, yung mga klase na 80 na may isang teacher, ngayon po, nabawasan na yung mga bata at naging 2 yung teacher. Merong 40 at 45. At sinisigurado natin, lalo na dun sa mga malalayong lugar, na meron din po tayong mga mobile teachers, na kung yung mga bata ay hindi makakapunta sa eskwelahan, meron po tayong mga mobile teachers. Ito po ay merong backpack, meron po silang mga laptop, at meron pong solar panels yan na habang naglalakad sila na na-charge yung kanilang laptop. Sila po ang pupunta doon sa mga malalayong mga lugar natin. Kung meron po kayo alam ng mga bata na hindi makapunta sa eskwela o walang mga teacher, kayo po ay mag-email lamang sa DepEd at action@deped.gov.ph at hahanap po tayo ng solusyon para sa lahat ng yan. Maraming salamat. So, may intended ratio na ba tayo this year ng student to teacher? Yung ating quick ratio. Sasabihin kong quick ratio dahil total number of enrollees, 20 million, divided by total number of teachers, no? Na 500, ngayon mga 570,000 yan. Ang ating quick ratio, mga one teacher is to around 38. Dahil dun sa ating hiring nung May 15, bumaba ito 1:35. Pero ang ating problema, tinatawag kong quick ratio ito, dahil doon sa mga syudad, kagaya ng Kamaynilaan, dito nagsisiksikan ang lahat ng Pilipino. Ewan ko kung anong meron sa Kamaynilaan. Kaya dito, medyo mahigpit yung ating ratio ng teachers sa estudyante. Pero pag pumunta po kayo doon sa malalayong po, kagaya ng kagagaling ko lamang sa Palawan, meron po tayong mga klase dyan na isang guro, 15 ang estudyante. Kaya ang aking panawagan, gusto ninyong magandang edukasyon na personalized, na pumunta po kayo sa mga probinsya. Mas maluwag po ang ating teacher student at classroom ratio sa mga probinsya kaysa sa Kamaynilaan. Okay. Maraming salamat sa tanong mo rin, Carmina. Puntahan naman natin si Frandel Soriano, isa pong area sales manager. Your question, please. Magandang gabi po, Secretary Armin. Ito po yung katanungan ko. Kumusta po yung Adapt a School program ng DepEd? Nako, isa ito sa mga biyaya ng DepEd na natanggap ng DepEd, no? Simula nung mag-umpisa ito noong the year 2000, no? Mga nakakalabindalawang taon na tayo. Ang pondo galing sa pribadong sektor at mga korporasyon na natanggap ng DepEd, kasama na dito yung sa Brigada Eskwela, ay umabot na sa mga 24.6 billion, no? Hindi ko alam, palagi ko, tayo ang isa sa mga bansa sa buong mundo na pinakamataas ang participation ng private sector, no?
at yung ating taunan na pakipag-ugnayan sa lahat ng mga sektor sa tinatawag nating Brigada Eskwela ay isa sa mga tinitingala ng ibang mga bansa tungkol doon sa kung paano yung pribadong sektor ay nagiging kaugnay ng mga public schools para pagsusulong ng edukasyon. No? Maraming salamat po sa lahat ng mga korporasyon, pero lalong-lalo na doon sa ating mga individual na nagbigay ng kanilang sarili, kasama na po dito yung kanilang sweat equity. Yung iba, hindi naman kailangan na perang ibigay. Nagwa-volunteer sila ng kanilang mga oras para magpinta, maglinis, o kaya ay gumawa ng mga pwedeng gawin, mga pagkukumpuni ng iba't ibang mga bahagi ng eskwelahan. Isa po sa pinaka-successful programs ng gobyerno natin ay itong Adapt a School program. Okay. Para naman sa mga gusto mag-volunteer dito, saan ba sila pupunta? Kami po ay bukas na bukas, hindi lamang yung week ng Brigada Eskwela, kundi sa buong taon. Pwede po sila makipag-ugnayan sa amin. Meron din pong isang pribadong grupo na nagbubuo ng 10 moves. Ito po yung mga individual na gusto magbigay ng donasyon. Sabi ko po, ayokong tumanggap ng pera sa DepEd. Nakipag-unayan po tayo sa mga private groups para yung accountability po namin ay mas malinaw. No? At mas mabuti po, kung kayo po ay makipag-unayan sa amin sa opisina, meron po kaming isang unit na talagang tumututok sa Adapt a School. Okay. At ito po ay merong resibo, meron po itong certificate at meron po tayong documentation para siguraduhin na yung kanilang idinodonate ay pupunta sa tamang lugar at hindi naiibulsa. Okay, thank you so much for your question, Franfel. Ngayon naman, our last question will come from a mommy of two children, Neff Liwanag. Go ahead, Neff. Mr. Secretary, magandang gabi po. Magandang gabi, Neff. Bilang isang ina na nagpapaaral ng mga anak sa private school, ano po ba talaga ang policy ng DepEd tungkol sa pagtaas ng mga tuition fee at miscellaneous fees sa mga private school? At ilang percent po ba talaga ang pwede nilang itaas? At saka, okay lang po ba yun, yung yearly increase ng mga tuition fee? Maraming salamat po. Mabuti lang, Gio at Carla, wala akong anak, no? Pero hindi ko naiisip itong... saan ako kukuha ng aking ibabayad sa dagdag na tuition. Pero ganito po yan, yung pong ibinabayad sa pribadong mga eskwelahan, kung meron po itong taunang pagtaas, ito naman po ay natitingnan sa tinatawag natin ng mga market forces. No? Kapag yung eskwelahan po ay masyadong malaki yung pagtaas, marami po sa kanilang estudyante ay naglumilipat sa public school, o kaya mga pribadong eskwelahan na mas mababa ang tuition. No? Ang ating pong historical data noong mga nakalipas na 5 taon, kakaunti, less than 20% ng mga private schools ang nagtataas taon-taon. At doon sa 20% ito, ang kanilang average increase ay mga 6% to 8%. Kaya ito po, nakikita natin, ay malapit doon sa inflation, sa taunang inflation, no? Pagtataas ng normal na mga presyo natin. No? Kaya hindi po gasinong kalaki ang pagtaas na sa mga pribadong eskwelahan. At ito po ay, kung ginagawa nila, ito ay dahil 70% increase na ito ay pumupunta po sa salaries ng teacher. Ito po ay isa sa mga medyo... problema ng mga private schools. Dahil nung magtaas po ng salary ang public schools, ngayon po ang teacher 1, pagpasok po sa DepEd, ang sweldo po niyan 18,000. Pag isama mo po yung kanilang benefits, umaabot na po yan ng mga 20,000. Yung iba mga private schools, hindi na nakakahabol doon. No? Kaya kailangan din po nating maintindihan na yung mga private schools, kailangan din po silang magtaas, lalo na dahil yung mga teachers po natin sa public schools ay medyo very competitive na yung kanilang mga sweldo. No? Pero, kung meron po silang reklamo tungkol sa napakalaking pagtaas ng mga pribadong eskwelahan, 2 bagay po ang pwedeng gawin. Sila po ay umattend ng consultation meeting
kapag pinag-uusapan ang pagtataas ng tuition. At pangalawa, kung meron pa po kayong reklamo, pwede naman po kayong sumulat sa DepEd at kakausapin po natin yung mga eskwelahan na yan. Okay. Ang email ay action at... action@deped.gov.ph. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga nakigov at work hangout. We'll have more of Secretary Luistro after the break. Babalik po ang Gov at Work with DepEd Secretary Armin Luistro. Sec, sa bahaging ito may mga bisita tayo mula sa media na magtatanong. Simula natin kay Zai Feniza of TV5. Zai? Hi, Sec. Hi, opo. Sec, we're encouraging students to be local entrepreneurs. Paano po natin to, kasi magdadagdag po tayo sa ating curriculum sa high school ng fisheries, poultry, and farming. Paano po natin i-implement to? And magkakaroon po ba sila ng on-site activities? Yung ginagawa natin, simula ng grade 7, yung TLE nila, meron na tayo dyang mga exploratory na pwede nilang matingnan para makita nila kung ang kanilang entrepreneurial skills at saka kanilang mga interest ay talagang doon sa mga areas na ito. No? Pagdating ng senior high school, mas merong nakapaloob sa curriculum nga itong kanilang on-the-job training o kaya ay pagtatayo ng kanilang sariling business na meron namang mentoring mula doon sa ating mga guro. No? Ang maganda dito, kahit doon sa programa natin, halimbawa sa farm schools no? O kaya fisheries, kasama doon sa kanilang OJT, pupunta sila doon sa isang talagang mayroong farm o kaya ay fish pond at sila yung magtatrabaho doon para maintindihan nila yung kabuuang cycle. No? Palagay ko, ito isang napakagandang programa, lalong-lalo na doon sa mga probinsya na talagang heavy on agriculture at saka fisheries. No? Ang dami nating mga eskwelahan na coastal at palagay ko, marami tayong maisusulong. Sana hindi lamang yung traditional. Kasi halimbawa, sa Batangas, at ito'y alam mo, Zai, pagka merong mga itlogan at kaya merong poultry, halos lahat ng magkakapitbahay, pare-pare yung itlog, poultry. So, nagiging competition. Ang ating sinusulong kasama ng Department of Agriculture ay magmapa tayo. Tingnan natin yung mga areas na hindi pa pinapasukan ng bagong business. So, kung merong kapitbahay na may poultry, eh baka gusto mong tingnan yung food technology o kaya food processing. Para huwag ka lang gumawa ng poultry, ang gawin mo, ano ang iba't ibang mga pwedeng gawin na produkto mula sa itlog. Lalong-lalo na yung mga refuse. Halimbawa, yung balat ng itlog, yung mga galing sa poultry products, no? Para kung mamamapa natin 'yan, hindi malakas yung competition, bagkus magkakaroon ng mas magandang ecosystem. Ang sinusulong natin ay magkaroon ng iba't ibang pananaw doon sa mga lokalidad, no? Halimbawa sa eco-tourist areas, no? Sana yung binibiling mga produkto at ipinapakain sa mga turista ay galing doon sa produkto ng probinsya mismo. So, hindi lamang ito basta kahit anong entrepreneurial skills. Sana kaugnay nung hindi masyado ang competition, pero we build up the ecosystem of the local economy. Follow-up lang po, Sec. No? Dagdag po ito sa ating curriculum. Ibig sabihin po ba, magdadagdag po tayo ng budget para dito? Estimate po tayo. Siyempre, no? Pero ang ating pakipagtulungan ay hindi lamang sa local government. Ito'y kasama rin yung mga members of industry. So, hindi ko kailangan palagay ko na magtayo ng mga call centers para laboratory ng mga call center high schools. Halimbawa, magtatayo ako noon. Mas gusto ko, at palagay ko mas gusto ng industriya, na yung mga estudyante sa public schools ay pupunta mismo sa tunay na call center at magkakaroon ng karanasan kung paano ito ginagawa. Kung ako ay magtatayo ng farm school, palagay ko dapat nila gumastos ang gobyerno para magtayo ng laboratory farm. Mas maganda pa nga yan, yung teacher namin at mga estudyante,
pupunta doon sa halimbawa ay isang producer of pineapple at tingnan nila kung paano nagtatanim, nagpapalago, nag-harvest at ano yung business plan nitong kumpanyang ito, no? So, ito yung ating integration na gustong mangyari, no? For my second question po, 2 years after senior high, maaari na po silang kumuha ng 2 years na vocational and makapagtrabaho na po. Certificate lang ang kailangan. Yung actually, sa pakikipagtulungan sa TESDA, yung pagkatapos nila ng grade 10, pwede na dito yung NC1. At pwede silang kumuha ng assessment sa TESDA para pag-graduate na ng grade 10, meron silang diploma at meron pa silang NC1 certificate galing sa TESDA. Yung sa senior high school, pwede pang mas mataas hanggang NC2. Opo. Hindi po ba tayo nangangamba na maaring makapagtrabaho na sila kagad? Marami din yung, kumbaga, tamarin na kumuha ng mga degree courses. Maaari. Kaya lang, sa karanasan ng ibang bansa, baliktad yung naging epekto nito. Mm-hmm. Yung palang mga estudyante na nakakaranas, hindi lamang ng book knowledge, kundi nung paano gagamitin itong aking kalaman ito sa practical na buhay at merong experience dun sa kumpanya, mas naiengganyo pala silang bumalik sa eskwela at makatapos ng tunay na degree. Mm-hmm. Meron tayong sitwasyon na yung mga welders, na nung una akala nila, mag-voctech na lang ako at meron trabaho na yan. Habang sila nagtatrabaho, naisip nila, ito palang trabaho ng welding, malapit na ito sa engineering, ah. Mas lalo silang nagkakaroon ng encouragement para pumasok ulit, bumalik ulit sa eskwela. Ito naman ang hinihingi ko dun sa ating mga universities, na tingnan nila yung programa nila para yung mga galing sa trabaho ay makakapag-aral din sa ating mga pamantasan. Kasi karamihan sa ating mga pamantasan ay yung kanilang programa para lamang sa fresh high school graduates. Palagay ko magandang panahon nito para buksan nila yung mga pinto nila para sa adult education at saka mga short-time courses. Okay. Thank you for your question, Zai. Narito rin si Beverly C., isang educator, blogger, and author for her question. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi, noong Beverly. 2012 po ay nagkaroon po ng conference at exhibit ang DepEd at National Book Development Board. Tama. Tungkol sa highly recommended supplementary reading materials. So, dahil isa rin po akong manunulat, gusto ko po sana malaman, kamusta po ang pagtangkilik ng ating mga kaguruan sa mga aklat na napabilang po sa highly recommended supplementary reading materials list? Alam mo, isa sa malaking pangangailangan ng mga guro ay yung magkaroon ka ng maraming mga resources, no? At mga libro. Lalong-lalo na kung ito ay contextualized, ibig sabihin yung talagang nilikha sa Pilipinas at talagang nakapaloob doon sa karanasan ng mga Pilipinong guro at mga mag-aaral, no? Kailangan natin ng ganito mga materyales. Sa ating lokal na gobyerno, meron sila diyang special education fund. Galing ito party doon sa kanilang era, no? At ito ay kalimitan, ito yung ginagamit na pambili nitong supplemental reading materials. Kasi ang ating nakalagay sa budget sa the national government ay yung textbooks at saka lahat ng pangangailangan ng teacher. Pag sinabing supplemental, ito ay labas doon sa kung ano nandoon sa budget. At ito'y kalimitan ang inilalagay natin doon sa ating mga library hub. Ang ating mga guro ay gustong-gusto ng kanyang mga materials, kaya tayo nakipagtulungan sa National Book Development Board para yung ating mailagay doon sa listahan ay galing hindi lamang doon sa mga mura na mga reading materials na merong mga galing sa kumpanya na nakakaikot sa Pilipinas at may budget para sa marketing. Ang gusto natin, mailagay din doon sa listahan natin ang pinakamagagaling at saka award-winning materials. Kaya yung inattendan mo na ating conference, inimbitahan natin na yung mga award-winning materials na locally produced ay mailagay natin dito sa listahang ito, no? Ang ating mga guro ay handang-handang gumamit yan. Pero kailangan natin ng suporta ng local government para makabili sila at maibigay ito sa ating eskwelahan. Pero
Alam mo, ngayon, Beverly, nagsishift na tayo doon sa hard copy, doon sa e-books. Ito palagay ko yung itong exciting area. Kasi kahit gano'ng kadaming mabibili kong na hard books at i-distribute ko yan, ay kulang na kulang pa yan. Palagay ko, ang kailangan nating pasukan. At ito yung gusto kong programa sa susunod na 3 taon na ni Pangulong Aquino. Kailangan nating tingnan ano yung endless possibilities kapag nagpunta na tayo sa e-libraries. Kasi dyan, pati yung mga bloggers kagaya mo, ay pwede na rin sumulat, pwede natin lagyan ng animation, pwede nating hayaang ilagay sa portal, at ma-download ng kahit saang eskwela sa Pilipinas. Ito yung ating pagtatrabahuhan sa susunod na 3 taon, yung digitization at saka computerization of our schools, para mas malawak yung mga gawa ng mga manunulat kagaya mo na mabasa kahit saang bahagi ng Pilipinas. Opo. Thank you po. Napakaganda pong balita nito para sa mga content makers po mula po sa creative sector. At related po doon yung aking susunod na tanong, sir. Dahil po likas talaga tayong malikhain, tayo po mga Pilipino. Pinakamalikhain sa Asia. Opo, totoo po. At dahil po sa sinabi niyong evolution po sa teknolohiya, patuloy po yung paglaki ng market ng ating creative-based industries. So, tinatakilik po tayo sa labas ng ating bansa, ang mga likhang Pilipino tulad po ng pelikula, animation, graphic arts, visual artworks, mga akdang pasula tulad po ng mga nabanggit ninyo kanina, mga script, nobela, libro, kwento, vlogs, at iba pa pong uri ng content. Ano po ang hakbang ng DepEd sa paglilinang ng mga estudyante upang maging bahagi sila ng industriyang ito sa hinaharap? Yung ating, alam mo, kasama yan dun sa ating tracks sa senior high school, no? Meron tayong track na tinatawag nating sports and arts. No? At dito sa track na to, talagang sinusulong natin yung tawag ko dyan, explosion of the different media na magaling ang Pilipino. No? Kaya meron tayong mga specialized high schools sa arts, no? Na kung gusto natin, yung mga kaalamang Pilipino ay pwede nating malinang ng mas mahusay, no? Inilagay natin doon sa batas ni Presidente Aquino na pwedeng maging guro yung isang manunulat, isang pintor, kahit hindi yan nakatapos ng kolehiyo, na makapagturo at mag-mentor nung mga estudyante natin sa senior high school. Part-time, no? Meron tayong pakipag-ugnayan sa ilang mga media outfits para makapagtayo tayo ng mga journalism at saka media high schools kung saan yung ating mga kabataan na student journalists ay magkakaroon ng additional na training kasama yung ating mga media partners, no? At pangatlo, ang gusto natin, kung ano man ginagawa natin, ma-digitize din natin ito. Alam mo, yung isang area sa technology na magaling ang Pilipino yung sa animation. At yung lahat ng ating ginagawang original na mga kwento dun sa ating mother tongue-based education, marami tayong nilikha doon na mga original stories dahil dun sa ating pagsusulong ng mother tongue education. Gusto natin makipag-ugnayan sa mga estudyante na pwedeng lagyan ng animation itong mga kwentong ito, no? Huwag kayong mag-alala, ang pinakamagandang mangyayari sa ating K-12 program ay yung paglilinang ng ating mga talagang kaalaman na talagang native to the Philippines. At palagay ko, ang problema natin, nandito yan, natural talent yan. Hindi natin ito mailagay sa professional level. So, marami tayong napakagaling ng Pilipino sa music. Pero yung tumutugtog at saka nagbibidjoke ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon para iitaas ang antas nito para maging professional singer na may certificate at may assessment, no? Kung ito man ay pintor, welder, o kaya ay manunulat, ang ginagawa natin ay sinisigurado natin na hindi lamang sa level na yon na dapat ay gawin natin siyang professional. At ito'y sana, nakapaloob nga ito dun sa ating curriculum sa K-12.
Thank you po, sir. Talagang matutuwa po yung creative sector. Salamat. Maraming salamat, Zay at Beverly, sa atin pong pagbabalik. Mas kilalanin pa natin si Brother Armin Luisro. Huwag po kayong alis. Ito pa rin ang Gov at Work. Mapunta naman tayo sa mas personal na side ni Secretary Armin Luisro. Brother, ito, first question. Kung wala ka dito ngayon, ano pang gusto mong gawin? Or what was your childhood dream? Manood ng UAP na nanalo ang nasal. Dede, joke yan. Childhood dream. Ang gustong-gusto kong gawin ng bata ko, maging isang farmer. Tuwang-tuwa ako manood dun sa mga nag-aararo ng bukid. Hindi ko alam kung may pagka-amor solo feature, pero I like nature very much. And siguro kung hindi ako napupunta sa education, 'yun ang gagawin ko. At alam mo ngayon, ginagawa ko rin siya eh. Nagagawa kami ng gulayan sa paaralan, nagtatanim kami kasama ng DNR ng mga puno. So medyo nagagawa ko rin siya ngayon kahit sa DepEd. Okay, pero Secretary, ito naman, aside from yun nga, farming and nature and being an educator, what are your other passions? What do you spend your time doing? Recently, yung natutuwa ko pero hindi ko pa nagagawa ng tuluyan, yung sumisid sa kailaliman ng dagat. Pero actually, I want to really go into serious diving. But ngayon, ang nagagawa ko pa lang, introductory diving pa lang ako. So, hanggang mga coral reefs lang ako. Sinasabi ko dahil ang ganda pala ng Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas. Kahit saan ako pumunta, lalo na doon sa mga areas na hindi pa nasisira yung ating mga coral reefs, at sana hindi nga masira, ito siguro yung pinakamagandang yaman ng Pilipinas. Pero aside from that, yung aking ginagawa rin, pag kami bakasyon, na nakatakas tayo sa trabaho, naglo-long drive ako na ako yung mag-isa, sana walang kasama at wala nang gagambala sa telepono. At wala akong dala kundi mapa, wala akong itinerary. At kahit saang bahagi ng Pilipinas, naabot ko na yung pinakamalayo sa Luzon, northernmost, including Apari and sa Ilocos. Nagawa ko na yung southernmost. Gusto ko ngayon, ang next is to go and cross Luzon to the Visayas. So, in next trip, gusto ko nang maikot yung mga bahagi doon sa Visayas naman. Pero land trip. Ito naman, Sek, since na-mention mo na UAAP tsaka yung sports. Alam ko, opposite ano tayo dyan. May naka-green tie ako ngayon. kapag, if you were to take on an extreme sport, what would it be? I like diving. I've not gone extreme there. In my mind, I want to go up there and then jump. Nung bata ako, yun ang ginagawa ko eh. Bumunta ako sa isang waterfalls. Akit ako hanggang dun sa pinakadulo. Tapos kung saan bumabagsak yung tubig, sinasabayan ko. Medyo na-aksidente ako minsan. Meron akong sakit dito. Pero jumping from a very high point is one of my secret dreams. Ito yung aking paraan para iwanan yung problema. When I wanna get away from it all, sometimes there's a secret wish to just jump and say goodbye. But not suicidal naman. It's really just the experience of being totally free and hopefully even free from gravitational force. Yes, of course. And now na alam na namin yung mga interests ninyo, could you tell us what your idea of a perfect day is? My perfect day is one where I can't access the internet, and I don't have my calendar and cell phone, and I can stay in my bedroom and sleep the whole day. Sinasabi ko to dahil it is very rare that I have a window na wala akong iniisip at walang gumagambala sa akin. No? So, if I have the chance to have a free day, I'd like to spend it in my room and just sleep
and maybe rest the whole day without any interference from anyone. If it is 3 days, then I'll go on a long drive. Okay. Grabe, laging element ng mga cabinet secretaries yung walang calendar, walang cellphone. Maraming at haunted. You don't know what you're going through. Kaya nga, maraming salamat, Secretary Luis. Sir, your final message sa ating mga viewers. Ay, kung pwede akong manawagan, alam po nyo, sinisikap ng gobyerno na yung ating mga kakulangan sa classroom, teachers, toilet, seats, at saka textbooks ay matugunan natin sa taong ito. No? Ang ating pong hiling sa taong bayan, pwede nyo po ba kaming tulungan? Meron po po kayong kilala na Pilipino, less than 25 years old, na hindi nakatapos ng elementarya o kaya ay ng high school. Pwede ho nyo bang ipalista yan? At meron po tayong proyekto sa NYC na tinatawag natin na Abot Alam. Kung meron po kayong kakilala na out of school youth, hindi nakatapos ng elementarya o ng high school, ibigay nyo po sa amin, ipalista ninyo para kami ay makagawa ng programa para sa kanila. Habang tinatapos po ng inyong gobyerno ang lahat ng kakulangan sa ating mga eskwelahan, gusto po nating siguraduhin na walang bata, walang kabataan na maiiwan. Kayo po, kung pwede niyo kaming tulungan, na bigyan niyo sa amin listahan at kami po ang hahanap ng solusyon para sa mga kabataan hindi nakakapag-aral. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Salamat. Oh, in-house ko lang. Muli, maraming salamat kay Education Secretary Brother Armin Luistro. And we would like to thank you for watching our episode tonight. Ito ang taos-pusong paglapit sa inyo ng Pamahalang Aquino sa pamamagitan ng telebisyon at social media. Alam niyo po, dito pwede mong padalhan ng questions ang ating guest cabinet secretary via Facebook and Twitter o kausapin siya sa ating Google Hangout. Find out kung sino ang magre-report sa inyo sa kanilang department projects para sa bawat Pilipino. Muli, ako po si Gio Tingson. At ako naman si Carla Lizardo sa ngalan ni Aika Robredo. At ito ang Gov at Work.